Magandang araw, Binibini at Ginoo. Ngayon, babalikan natin ang mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Ang paksa natin ngayon ay ang kolonisasyon ng mga Espanyol na tumagal ng mahigit 3 siglo. Ang panahong ito ay isa sa pinakamahalagang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas dahil nag-iwan ito ng matinding epekto sa kultura, ekonomiya, at lipunan ng bansa. Sumisid tayo sa nakaraan at tuklasin kung paano naging kolonya ng Espanya ang Pilipinas. Nagsimula ang lahat noong 1521 nang dumating sa Pilipinas ang Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan sa ngalan ng Imperyong Espanyol. Siya ay tinanggap ng pinuno ng isla ng Cebu na nagbalik loob sa Kristyanismo at naging kaalyado ng mga Espanyol. Noon lamang 1565 na itinatag ng mga Espanyol ang isang permanenteng pamayanan sa Pilipinas na pinamumunuan ni Miguel López de Legazpi. Itinatag niya ang lungsod ng Maynila at ginawa itong kabisera ng Spanish East Indies, isang kolonya na kinabibilangan hindi lamang ng Pilipinas, kundi maging ng Guam, Mariana Islands, at ilang bahagi ng Micronesia. Nagtayo ang mga Kastila ng mga simbahan, paaralan, at iba pang institusyon para palaganapan ang Kristyanismo at kulturang Espanyol sa buong kapuluan. Isa sa pinakakahanga-hanga sa mga gusaling ito ay ang Manila Cathedral na nakatayo pa rin bilang simbolo ng pamana ng mga Espanyol sa Pilipinas. Itinatag din ng mga Espanyol ang galleon trade, isang sistema ng mga ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa Maynila sa Acapulco, Mexico, at nagbigay daan sa pagpapalitan ng mga kalakal at ideya sa pagitan ng Asya at Amerika. Ang network ng kalakalan na ito ay nakatulong upang maging isa ang Maynila sa pinakamayamang lungsod sa rehiyon. Gayunpaman, ang kolonisasyon ng Espanyol ay hindi walang madilim na panig nito. Itinuring ang mga Pilipino bilang pangalawang uri na mamamayan sa kanilang sariling bansa at marami ang naghimagsik laban sa pamumuno ng mga Espanyol. Isa sa pinakatanyag sa mga rebeldeng ito ay si Jose Rizal na pinatay ng mga Espanyol noong 1896 para sa kanyang papel sa Rebolusyong Pilipino. Sa kabila ng pang-api at pagsasamantala, nagkaroon din ng malalim na epekto sa Pilipinas ang kolonisasyon ng mga Espanyol, kabilang ang pagpapakilala ng Kristyanismo, wikang Espanyol, at konsepto ng pagiging nasyonal. Ang pamana ng mga Espanyol ay makikita pa rin ngayon sa kultura, lutuin, at tradisyon ng mga Pilipino. Ang kolonisasyon ng mga Espanyol ay isang kabanata lamang sa masalimuot na kasaysayan ng Pilipinas, ngunit ito ay may mahalagang papel sa paghubog ng bansang kilala natin ngayon. Samahan mo kami sa susunod na tuklasin namin ang isa pang kamanghamanghang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas.